Nakatakda pong magdeklara ngayong araw ng State of Calamity ang bayan ng Guaguac ng Pampanga. Dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19, umabot na kasi sa 412 ang active cases doon. Dalawang barangay ang nakalockdown at halos puno na rin ng kanilang ospital at quarantine facilities. Dahil kapansin-pansin umano ang mabilis na hawahan ng sakit, iniutos na ng LGU na isailalim sa testing hindi lamang yung mga direktang nakasama ng mga COVID positive, kundi pati ang secondary contact. At kaugnay po niyan, makakasama natin ng Mayor ng Guagua, Pampanga, si Mayor Dante Torres. Maya paaba po, Mayor, and welcome to Sakto. Kumusta po kayo? Hi, good morning. Opo, Mayor Dante, na anong minyari? Bakit ganun karami yung positive na COVID cases dyan sa inyo? Well, ang nangyari kasi, no, dahil nga sa libreng mass testing namin, no, kasi maganda yung contact tracing ano namin, lahat ng mga direct contact at saka yung mga secondary contact, tinetest natin, and then to find out, alos pala, marami na yung tinatamaan ng COVID dito sa bayan ng Guagua. Opo. Kaya medyo nakakalarma. Dati kasi ang ano lang namin is hindi manabot ng mga 100. Hmm. Itong hanggang August, umabot na nga ng 400. Actually, sa totoo lang, Jeff, no? Sa ngayon, as of yesterday, 437 na ang active cases namin. And then 109 ang namatay na. Dami. Kaya medyo nakakatakot. That's why nag-institute nga kami ng mga measures yun. Kamukha ng lockdown ng dalawang barangay and then possibly this coming today or tomorrow magkakaroon kami ng ibang granular lockdown dahil sa isang barangay namin kahapon tatlong namatay. Ang nangyari kasi, Jeff, is kumisan talagang walang hospital bed, no? Opo. Nahirapan yung mga tao. Kumisan, dadali natin sa mga hospital, whether private or public, no? To find out na nakapila sila. Kumisan nga, nag-iusap nga kami sa regional director ng health, o kaya sa JBL Hospital. Kumisan, nire-refer kami sa mga ibang regional hospital, kamukha sa Kabanatuan at saka sa Bulacan. Kaya talagang medyo facilities natin talagang punong-puno na. Opo. Mayor, si Johnson po ito. Ano po? Then who sa inyo, bakit po state of calamity ang naisipan ninyo instead na mas magpatupad ng mas mahigpit na quarantine classification, Mayor? Well, naisip namin mas maganda yung state of calamity. Una-una, no, nangangailangan tayo ng pondo rito, no, to sustain yung mga nilockdown natin, no? Kasi kung nagkukulang na rin ang pondo ng bayan, hindi naman tayo makakagas sa laman naman sa COA. Yan, na pinag-usapan ng COA, no? Opo, mabusisi. Makapagano. And then, there are a lot of processes. Makipag-bidding ka. In the meantime, abot na ng mga 40 days yan. Bago ka makapag-bidding, eh, baka patay na yung mga kababayan mo. That's why we decided to declare a state of calamity. Mayor, mga magkano ang mahuhugot ninyong budget sa pagdedeklara ng state of calamity magamit sa inyong COVID response dyan sa Guagua? Well, at least meron pa tayong yung 30% ng calamity fund natin, you know, magagamit natin. Pero hindi masyadong kalakihan, pero at least hindi ka kinakabahan, no? Dahil unang-una, aside sa food, mga medicines, di ba? Tapos meron pa tayong mga burial assistance. Especially now, ang dami na mamatay. Kumisan, sa isang araw lang, mga 10, of course, iba-ibang klaseng ano na yun, iba-ibang klaseng sakit. From atake sa puso dahil kinakabahan ng mga tao. Kaya kailangan talaga natin na makano ng pondo aside sa existing funds natin, yung sa general funds natin. Mayor, ano bang situation ngayon sa mga ospital dyan sa inyo? Meron na bang umaabot dun sa punto na ang pasyente ay nasa sasakyan na rin, naka-medical oxygen dahil nag-iintay ng kwarto sa loob ng ospital? O hindi pa naman umaabot sa ganon? Well, Johnson, no, ito nga kahapon, no, nasa office kami, talagang nakakawa, no? May tumawag, na-respondian namin ng ambulansya. Tapos, to find out, nakapila sila sa, ano, sa hospital. Private, even public hospital.
Meron pa nga akong namatayan sa mismong ambulansya. Kaya talaga nakakawa, Johnson, no? I hope you understand na mga situation sa mga probinsya. Wala naman tayong talaga magagawa dahil mga ospital yan. Although yung ospital namin dito sa Guagua, tatlo, no? Dalawang private at saka isang yung provincial hospital. Pero ilan-ilan lang ang beds nila. Kuminsan nga, yung mga symptomatic, ano, nakapila kuminsan, number 43. O tapos, hanap kami ng ibang ospital. Punta kami sa, halimbawa, JBL. Ganun din, pilahan din. Opo. Sige ho, Mayor, nasa inyong pagkakataon, baka meron kayong gustong ipakiusap o panawagan sa inyong mga kababayan dyan sa gitna ng daan-daang COVID cases na meron ho kayo na hindi na ho madadagan pa. Well, sa akin mga kababayan, siguro even na siguro sa mga ano, sa mga natawid, sa mga nanonood at nakikinig sa atin, ako ang pwede ko lang masabi, ano, itong problema natin na pagkalat ng virus, kumisan nasa mga tao na rin. Kaya palagi ko sinasabi, remember this is a shared responsibility. Hindi lang gobyerno, tayong mga mamamayan, meron din tayong obligasyon, no, para sumunod sa mga minimum health protocol. Yun lang, kumisan hindi natin masunod eh. Kaya lumalaki, ako araw-araw, dumadaan ako sa palengke to find out, ang daming walang face shield. Yung mga face mask nila nakababa. Kaya kumisan, nagpapauli na tayo. Ang dami ko ang pinauli at ikakasuhan natin sila para matuto ang ating mga kababayan. Kawawa yung gobyerno. Kawawa tayo. Alright. Sige, Humeya. Opo. Dakal pong salamat sa oras ninyo at mag-iingat po kayo dyan sa Guagua at ng kalaunan eh mapababa ang COVID cases. Medyo makahinga-hinga yung ating mga healthcare workers din. Salamat, Mayor. Ingat po kayo. Thank you, Johnson. Thank you, Tita Ami. Thank you po. Si Mayor Dante Torres ng Guagua, Pampanga. Salamat, Mayor!